Mukhang maputla ang mga palay ko. Kakailanganin ko atang magdagdag uli ng abono. Kung makakapagsalita lang sana ang mga palay na ito, siguradong sila mismo ang magsasabi kung ano ang kailangan nila. Manglando, manglando! Paghunos dili kayo! Bago nyo isabog yung abonong hawak nyo, napag-isip-isip nyo na ba kung ano ang makakapagbigay sa inyo ng malulusog na mga palay? Ano? Hindi. Manglando, sa tamang nutrisyon, magiging malusog ang palay nyo. Pakiulit nga yung sinabi mo? Sabi ko po, sa tamang nutrisyon, magiging malusog ang palay nyo. Ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung gayon po, makinig kayo sa sasabihin ko. Manglando, kaming mga palay ay may buhay din tulad nyo. Bukod sa tubig at araw, kailangan namin ng pagkain o sustansya upang maging malusog at mayabong. Ang pangunahing sustansya na kailangan namin ay nitroheno, posporo, potassium, zinc, at sulfur. Pero, saan nyo nakukuha ang mga sustansyang ito? Naku! Buti na lang at naitanong nyo! Ang mga sustansyang ito ay nanggagaling sa lupa, sa mga pinag-anihan, at gayon din sa patubig. Makakapagbigay din ng sustansya ang mga dayami, compost, at organikong pataba. Subalit, hindi sapat ang mga ito upang maibigay sa amin ang lahat ng aming kailangang sustansya. Kaya kami binibigyan ng abono o pataba. Diba, yun nga ang aking ginagawa bago mo ako pinigilan? Opo, totoo po yun. Pero ang karagdagang sustansya na manggagaling sa abono ay nararapat na nakabatay sa pangangailangan ng halaman. Dapat po niyo maintindihan ang kalusugan ng inyong tanim na palay ay nakasalalay sa tamang dami at akmang panahon kung kailan kailangan ang mga ito. Alam niyo na po ba na meron na po ngayong pamamaraan upang malaman ng mga magsasaka kung gaano karaming abono ang kailangan at kung kailan niya dapat ito ibigay sa kanyang pananim? Ang pamamaraang ito na batay sa pananaliksik ay naglalayong magbigay ng mataas na ani sa pamamagitan ng tamang paggamit ng abono. Paano? Pakipaliwanag mo nga sa akin ang paraang ito? Opo, kaya nga ako narito eh. Pero bago po yun, hayaan niyo po ako magsabi sa inyo ng ilang mahahalagang bagay. Kaming mga palay ay maihahalin tulad sa mga tao. Tulad ng tao, kami rin ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng paglago. Mula sa pagiging binhi, kami ay magiging batang halaman hanggang maging ganap na palay. Ang aming pangangailangan sa sustansya ay nagbabago sa bawat yugto ng paglago. Ang dami ng abonong dapat ibigay sa amin ay dapat akma sa aming pangangailangan. Ah, ganun ba? Ngayon ko lang naisip yan ah. Maaari mo bang idetalye sa akin yan? O sige po! Isa-isahin po natin ang iba't ibang yugto ng paglago ng isang palay at pangangailangan namin sa sustansya. Sa unang yugto ng aming paglago, mula sa paglipatanim hanggang pakadalawang linggo sa bukid, medyo mabagal pa ang aming paglago kaya kaunting sustansya pa lang ang kailangan namin. Sa mga panahong ito, kaunting dami lang ng nitroheno ang dapat ibigay sa amin. Mahalaga rin po na mabigyan kami ng posporo, potassium at sulfur. Ibig mong sabihin, di kailangang tunay-tuneladang abono ang aking isabog sa umpisa ng pagtatanim? Tumpak po! Kailangan lang po namin ay sapat na sustansya habang bata pa kami. Ang lahat ng kinakailangan naming posporo ay dapat maibigay sa amin habang maaga dahil ito ang magbibigay sa amin ng malakas na mga ugat at kalusugan. Pero habang bumibilis ang aming paglago at pag nagsimula na kami magkaroon ng mga suwi, paparami rin ang aming pangangailangan sa sustansya. Sa yugtong ito, hindi karagdagang posporo ang aming kailangan, kundi nitroheno. Subalit, kung mababa ang inaasahang ani, mas mababa ang pangangailangan namin sa nitroheno. Maliwanag! Habang papalago, mas maraming nitroheno ang kailangan nyo. Lalo na kung mataas ang inaasahang ani. Ayun! Nakukuha nyo na! Pero teka, meron pa po! Ah, meron pa ba? Nako, pasensya na. Sige, tuloy mo. Isang mahalagang yugto kung kailan kami nangangailangan ng nitroheno ay yung panahon ng paglilihi.
Ito ay yung panahon na nag-uumpisa ng mabuo sa aming sinapupunan ang mga magiging uhay at butil. Sa yugtong ito, pag di kami nabigyan ng sapat na abonong may nitroheno, ay maaaring bumaba ang dami ng butil sa aming mga uhay. Kapag nangyari ito, maaari itong maging sanhi ng pagbaba ng ani at ng inyong kita. Nauunawaan ko yun. Magdagdag ng nitroheno sa panahong paglilihi ng palay. At pag ang inaasahang ani ay mataas, dapat din po kayo maglagay ng potassium dahil maaaring bumaba ang bilang ng butil kung kulang kami sa potassium. Ngunit, kung ang mga pinag-anihan ay inyong binabalik sa bukid, maaaring din na kayong mga ilang maglagay ng abono may potassium dahil may potassium na ang mga ito. Sige, naintindihan ko yun. Pero paano ko malalaman kung kailan dapat maglagay ng abono para sa panahon ng paglilihi? Magandang tanong yan. Madali lang po. Una, kailangan niyong alamin kung ilang araw ang tinatayang bilang ng araw ng inyong palay sa bukid. Ito ay ang bilang ng araw mula sa paglipat tanim hanggang anihan. O kung sa sabog tanim, mula pagkasabog ng palay hanggang anihan. Para malaman kung kailan dapat maglagay ng abono para sa paglilihi ng palay, bawasan ng 60 araw ang kabuuang bilang ng araw mula paglipat tanim hanggang anihan. Sa makatuwid, kung ang iyong palay ay tatagal ng 100 araw sa bukid, kailangan mong maglagay ng abonong may nitroheno sa 40 araw pagkatapos maglipat tanim. Aba, napakadali lang pala. Marahil, yun ang dahilan kung bakit mababa ang aking ani. Hindi umaakma sa tamang panahon ang paglalagay ko ng abono. Dahil ang aking ginagawa ay naglalagay ng napakaraming abono sa umpisa ng taniman at huli naman ang aking pag-aabono sa panahon ng paglilihi. Yun din nga po ang gusto kong sabihin sa inyo, na ang paglalagay ng abono pag namumulaklak na ang palay ay pag-aaksaya lamang. At kailangan nyo pa rin tandaan ang uri at dami ng abono ay maaaring magbago, depende sa lugar. Ang pangangailangan namin sa abono ay depende rin sa klima, kung tag-araw ba o tag-ulan. Kaya, kailangan nyong itama ang dami ng abonong inyong isasabog at iakma ang panahon ng paglalagay. Paano naman ang mga organikong abono? Pwede ko bang gamitin ang mga ito sa aking palayan? Magandang tanong na naman yan, Mang Lando. Ang mga pinag-anihan tulad ng dayami, mga dumi ng hayop, mga kompos, at mga organikong abono ay maaaring makapagbigay sa amin ng mga mahahalagang sustansya. Ang mga ito ay mayaman sa potassium, subalit medyo mababa naman ang taglay nilang nitroheno. Upang di kami kulangin sa nitroheno, mas mainam kung pagsasamahin ninyo ang paggamit ng organikong pataba sa mga kemikal na abono tulad ng urea at 1620. Alam mo ba kung saan pa ako makakakuha ng mga tuntunin para sa tamang pag-aabono para sa aking bukid? Opo. Magpunta lang po kayo sa tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka sa inyong bayan at tanungin nyo sila ukol sa Nutrient Manager for Rice. Makakapagbigay po ito ng mga tuntunin ukol sa tiyak ang pangangasiwa ng abono sa inyong palayan. Makatutulong po sa inyo ito. Ah, ganun ba? Sige, gagawin ko yan. Maraming salamat. Oh, Mang Lando, ano po ang mga natutunan nyo ngayon? Aba, natutunan ko na ang palay ay dapat bigyan ng tamang dami ng sustansya sa tamang oras. At natutunan ko rin na ang palay, katulad ng tao, ay iba-iba ang pangangailangan sa sustansya sa bawat yugto ng paglago. Tama! At huwag niyong kalilimutan! Ah, alam ko yan! Nasa tamang nutrisyon ang kalusugan ng palay. Paano po? Kailangan ko na po magpaalam. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Teka muna, ano nga ba ang pangalan mo? Raisa po. Raisa ang itawag niyo sa akin. Nako, nahihibang na ata ako. Kausap ko ba talaga yung palay na yon?